Yes, what's up? Magandang araw sa lahat na nandito na naman sa aking channel. Nandito po tayo sa Pinoy Tutorial. This is Rakatero para sa Pinoy Tutorial TV. Na itungkol sa Adobe Photoshop. So sa mga first timers sa Adobe Photoshop, may bigyan ko na kayo ng counting ka naman kung paano mag-cut or mag-crop or tawag dito. Yun, tama. Paano mag-crop nga at paano i-cut yung image gusto nyo siyang gawing PNG. Alam mo yung PNG file, yun yung mga animation or pictures na may background na transparent. Okay? So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gawin to dito sa may Adobe Photoshop. So, antayin na natin. Sa ilang segundo ay mag-open na siya. Okay? Yun. So, nandito na tayo sa Adobe Photoshop. Ngayon, malalaman nyo kung paano mag-crop or mag-cut ng picture para sa inyong gagawing profile picture or gagamitin nyo sa green screen or kahit ano pang document. So, mag-open tayo. New. Okay. Pag pinuksan nyo yung new, meron kayo may kikita ang ganito. So, antayin nyo lang. Pag mabilis ang inyong PC, ay napakaswerte nyo kasi lalabas siya agad. Pero pag napakabagal, parehas lang sa akin, ay konting pasyensya. Huwag ma-high blood. Meron tayo dito sa nakikita nyo, di ba? Meron tayong pagpipilian na templates. Okay? So, ang gagawin natin is piliin natin itong 3,000 by 3,000 pixels kasi ito pang ano to, YouTube. Okay? Pang thumbnail. Okay? So, buksan natin. Double click natin siya. Create. Pwede yung palitan yan kung gusto nyo. Depende sa inyo. Okay? So, meron na tayong white background. Ngayon, hunin natin yung picture na ating palikitin to, minimize, tapos ang picture, i-drag nyo lang papunta dito. Okay? So, hold left button and then drag it papunta dito sa may tinatawag nating Photoshop. Okay? So, meron na tayong picture dito. Ang gagawin na natin is i-click ito para ma-apply. Ayan. Tapos, place. Ayan. So, nakikita nyo, pwede nyo na siyang galawin. Ayan. Pero, pwede natin palakihin yan. Control-T sa inyong keyboard. Tapos, ayan, palakihin natin. Control-Z kung gusto nyo ibalik. Control, tapos T. I-control para hindi siya... Ah, okay, sorry. Control-Z. Tapos, ayan. Palakihin natin para mas makita natin kung anong itsura. Alright, so yan. Okay, sa inyo nakikita. Ayan. So, pwede nyo siyang i-adjust ang size. Okay. So, ayan. So, itrinay kong i-control tapos hold. Ayan. Okay. So, hindi siya. Okay. So, ayan. Then, apply ulit. Taste and alright. So, meron na tayong picture ng babae. So, ngayon, ikakat natin siya. Kunin natin yung picture lang, iwala yung background, tatanggalin natin. Okay? So, double click nyo lang yan. Picture na yan. Ayan. And then, okay. Tapos, control plus para mag-zoom out or zoom in. Out pag gusto nyo ibalik. Ayan, pag lumampas kayo. Ayan. So,
Alt. Balik niya lang yung ano. Ayan. So, clinic lang natin to para mawala yung background niya, di ba? Ayan. So, pag clinic natin to, wala na yung back. All white na siya, wala na siyang background. So, transparent na siya. Ayan. Okay. So, yun guys, i-click niyo lang tong quick selection para mabilis yung pagkopya ng image. Oh, yun yung pinakamabilis para i-cut yung pictures, okay? And then i-click nyo to. Okay, so gusto nyo ulitin natin. Oh, di ba? Punta tayo ng new. Okay, create. And then, uli natin yung picture, and then, drag. Tapos, meron na tayong picture. I-apply, paste, and then double click. Ayan, so double click yun yung picture. And okay. So, control plus para palakihin. Ayan. Yan lang. Punta tayo dito sa may tinatawag na quick selection tool. Click nyo lang. Tapos pwede nyo simulan. Ayan, ganoon. O, diba? Pag lumampas, alt lang gamitin nyo. Alt. Pag sa Windows, pag sa MacBook naman, hindi ko lang sure kung paano siya, anong, pero alt pa rin yata eh. Okay, so ganun lang. Hold nyo lang yung mouse pababa. Okay, habang tapos itong lumampas ito, alt na lang para isakto. Ayan. Basta bahala na kayo mag-adjust niyan. Dapat isakto nyo yan. Diba? So gamit ang alt, pwede nyong isakto. Tapos plus naman. And then, try natin. Click. Ito. Ayan. So, nakikita nyo. Nasa ano na siya. Transparent background. Okay. So, pwede nyo na siya ayusin. Palakihin nyo ulit. Control plus. Tapos, kunting cut na lang yung mga hindi. Ayan. Yung mga natira. Delete. Okay. Plus sign. Ayan. Para mag-zoom in, ayan, ito, cut natin, ayan, sabay, right, and delete, okay, ito rin, mga edge-edge lang, i-click nyo lang to kung tapos na kayo, pwede nyo siyang i-move, ayan, so meron na kayong tinatawag na PNG or transparent background, save as, and then, punta kayo sa PNG and then for example pictures i-save natin dito transparent pic. Okay, save and then okay. Ayan, so kung gagamitin niyo ang ano, kung pupunta kayo dito sa may gagamitin niyo sa dito sa Filmora, i-import nyo siya dito. Ibig sabihin, ang picture na yon is naka-transparent na. So, hanapin natin N. Okay.
Tapos, ayan, so black background na siya. At meron na kayong naka-transparent na picture. So, pwede nyo na siyang gamitin sa inyong video or animation. So, yun guys, counting ka naman para sa pag-cut ng pictures at gawing transparent or PNG para gamitin nyo sa inyong mga videos. Ganyan lang paggamit. Gawa or pag-edit ng pictures dito sa Adobe Photoshop. Okay? So, sana meron naman kayong natutunan at huwag nyo kalimutan mag-share at mag-subscribe dito sa channel. This is Raketero para sa Pinoy Tutorial TV. God bless and stay safe.